everyone! This is Ivana and welcome back to my channel. Ngayon may gagawin tayong bagong video at ang gagawin natin today is kakain! So alam niyo naman na lagi akong gutom and mahilig ako sa pagkain kaya sobrang happy ako na ito yung content ko ngayon. Ang kakainin natin is steak, so magluluto ako ng steak. Tapos nagtanong ako sa Twitter na mga questions niyo, so naglagay tayo ng hashtag AskIvana at ang daming nagtanong, nag-trending siya agad. So sasagutin natin lahat yan. Lahat-lahat talaga, kahit matindi yung tanong niyo, sasagutin ko yan. At syempre, hindi lang naman ako yung sasagot ng mga tanong nyo kasi... Hi! Wow! Hi! Thank you so much. Hello, everybody. Hi! Wow! Sasagutin namin lahat ng tanong nyo ng Ask Ivana and... Ask Mona! Una, isa na lang yung linya mo eh. Ask Mona! Tara na at magluto na tayo, guys. Alam ko kasi... Naku! Bakit ka tumatawag? Okay, so ang gagawin natin is meron tayong Japanese Wagyu. So lulutuin lang natin siya hanggang maging medium siya. So tinanggal ko yung mga taba. Wow, chef! In the house! Tinanggal ko yung mga taba. Tinutos ko yung taba para pag nilagay ko siya sa kanin natin, it's very nice. Ano mo tatanggalin mo yung taba? Siyempre, tinanggal ko para ilagay sa kanin. Gusto mo? Hindi kita bigyan? Gusto ko! Huwag na! Ikaw na ang sabi, tatanggalin eh! Patanggalin ko sa taba! Amin na lang! Huwag na! When you're holding knife, be careful in your life. Wow! That rhymed! I know, right? Okay. So anyways, ang gagawin natin habang pinapasit ko tong steak is hiwain ko na yung taba para mamaya mailagay na natin siya sa kanin. So ito yung taba kanina. Tapos tinusta ko siya para crunchy. Crunchy! Crunchy! And then ito, may kanin tayo. So ihahalo ko lang siya. So wala akong nilagay na mantika. Ano lang siya, yung mantika ng taba. Be, kain na be. Wow! So yung tinatawag ko. So ganito yung ginagawa nila sa Japan. Tapos lang maglalagay na din tayo ng asin at paminta. Para may lasa siya. Sabi ko nga, si Mona, diet. Sayang naman. Pero okay lang yun, naiintindihan ko naman kung magda-diet ka. Cheat day ko today eh. May cheat pa naman ako. Ganun ba yung mga lalaki? May mga cheat day ba sila? Ay, tinukuhin ko nga ngayon ng joke ako. Okay guys, so itong steak is galing siya kay Rare Food Shop. So nasa Instagram siya and nagpapadala siya ng steak. Sobrang ano ako, mapili ako sa steak kasi nga, pumunta pa ako sa Japan. Hindi, pero pag pumunta ako sa Japan, gusto ko kumakain ako doon ng steak, yung Wagyu. As in, kasi parang nung first Japan natin, di ba, na-try natin siya. Oh, grabe. Hindi na namin naalala yung pangalan namin after namin makain. So, ang tagal-tagal ko naghaharap ng steak dito sa Pilipinas na kalasa niya. And finally, guys, this is it. Lahat talaga ng tanong nyo, sasagutin ko ng totoo. Promise. You have to promise. I promise I will not cheat on my ex. Oh my gosh! I promise that I will be a good girl. I promise that I will say true and nothing but only true. I promise. Wow, shortcut ah. Tsaka ililist ko yung Rare Food Shop sa description box so pwede nyo siyang puntahan, tapos umorder. Hindi ako binayaran ng Rare Food Shop kung yung sortera dyan. Totoo yung sinabi ko. Okay, let's do it. Okay. Kung babalik ka sa nakaraan, anong pangyayari ang gusto mong baguhin at bakit? Ako wala kasi lahat ng mistake ko, I learned something from it. Tapos, yun yung parang nag-result sa reality ko ngayon. Wow! Hoy, sagot ko yan eh. Ano mo na, Emin? Ano mo mo? Kung makakabalik ako sa dati, sa dating si Maria G o kung sino man ang gusto kong balikan, wala talaga akong babaguhin. Unang-una kasi. Hindi ako magiging ganitong, di ba? Ganitong makulit, masayahin, yung ganitong Ivana, di ba? Siguro, ano ako nun, boring. Sa totoo lang, I'm happy na marami akong pinagdaanan sa buhay. I think that's what make us stronger. Mm-hmm. Yo, show me your muscle. My muscle! Kung hindi ka vlogger or artist ngayon, ano ka? Siguro, ano,
housewife ako na may maraming anak. Tapos, on the side, meron akong business na sariling business. Parang work at home mom o kaya may sarili akong business na, alam mo yun, yung hawak ko yung time. Basta negosyanteng babaeng nanay. Ikaw? Doctor. Bakit? Gusto ko makatulong sa iba. May save lives. Dati pa, pangarap ko talaga. Wow, wala tayo kita lips eh. Ewan, air kiss na lang. Talaga ako na sa after ng quarantine na to at after mawala tong virus. Ay, Diyos ko, dahil sinasabi ko. Ay, guys. What's the best thing you've done for your family? Para sa akin, yung best thing na nagawa ko para sa kanila is mahalin sila. Alam mo yun, kung nasan ako, gusto ko nandun sila. As in, ngayon, kahit ngayon, hindi kami pwede maghiwalay. I think the best thing I can do is take care of them and love them. And prioritize them. Pika, what's the best thing? Yung love. Kasi wala ba naman ako parang sobrang nagagawa for the family. Wow! Yun, love. Ang dami mo kaya nagawa para sa akin. Hindi naman ako maging YouTuber kung hindi mo pinilit na ate mag-vlog ko mo. May crush na daw ba ako? Sino daw crush ko? Hindi ko alam bakit ayaw niyo maniwala, pero wala. Alam niyo ba yung na-assert nila ako? May meron. Nagahanap... Yung nagtitiktok. Hindi crush! DJ Lulu. Ate, sinanong yung crush. Naman ako agawan. Yung crush ko, hindi yung sa'yo. Ang ganda. Mabunong na nasa sa tubig. Anong brand ng sabon mo? Eto, totoo ah. Hindi ako gumagamit ng mamahalin na sabon. Yung sabon ko talaga is yung pambatang sabon. Yung baby soap talaga. Yung walang chemical, walang kahit ano. Parang yung pagkataon. Wow, wala. Wow. Anong gamit mo sa'yo? Wala meron. Wow! Hi Ivana, curious lang po ako. How many tattoos do you have and what's the meaning of those tattoos? So meron ako isang tattoo lang sa katawan ko at na, yun ang nasa back ko. So yan siya. Ang pinagawa ko is butterfly. Ang meaning nun is very deep para sa akin. Ang meaning nun is rebirth. Kasi ito yung time na sobrang na-heartbroken ako sa ex ko. And then pumunta ako sa Hong Kong and gusto ko makalimot. Yun yung time kasi na parang mas nag-focus ako sa love life ko kaysa sa pamilya ko. Kailangan ko magbago. Kailangan ko malaman kung ano yung pa-prioritize ko. Kailangan ko maging bagong iba na. Alam mo yun, yung hindi sobra-sobra magmahal sa lalaki na to the point na mas mahal ko siya kaysa sa, alam mo yun, si Ramona. Pero syempre, yung meaning niya was rebirth. From a caterpillar, you will become a butterfly. And I believe everyone has that chance na parang pwede ka maging butterfly in your own ways na pwede ka mag-evolve to become a better person. Wow, ang deep. Sabi ko na itong steak na to. Grabe. May something eh. Iba ka talaga. Bakit ka naging seryoso? Gamer ka ba? Gamer ako dati, oo. Ang mga kasama ko is mga pinsan kong lalaki, kuya ko. So, lagi kami nasa computer shop tapos naglalaro kami ng CSGO, ng Dota. Lahat talaga ng mga games na panlalaki. Mahilig ako dun. Ikaw, so, gamer ka ba? Nakikisali lang po sa kanila. Nakita ka to, naglalaro ka ng Call of Duty. Nakikisali ko. Ano mas importante sa'yo? Career, family, or love life? Siyempre, wala akong pakialam sa love life. Wala din akong pakialam ngayon sa career. Ang importante sa akin is yung family. I love them. I love you too. Okay, next question. Ba't hindi mo pa sinasagot? Bakit next question na tayo? Ay, tanong. Sumagot ka naman ng tungkol sa inyo ni DJ Lonyo. Lahat ng tanong ko puro ganun eh. Wala na akong tanong. Sa totoo lang, hindi ko masagot kasi nga, yung priority ko talaga is yung pamilya ko. Siya din naman eh, yung priority din niya is family din niya. Pero, hindi natin tanong. Bola ko nga dyan. Hindi niya alam kasi nabibits. Hindi ko baka busy na sa meeting. Paano mo alam na busy? Chacharutin ko siya. Pahinggan nyo guys ha. Pero alam niya nang magbibideo ako. Pero hindi ko sasabihin sa kanya na nagbibideo ako na isasama ko to sa video. So tingnan nyo yung magiging reaction. Ito, promise guys. Wala tong halong game. Hello. Hello, hello. Hindi, busy ka ate. Okay lang. Hindi, wag na mag-drive ka na lang. Don't drink and drive and talk. Hindi, don't talk and drive, nakalagay kasi yung sa mga banner na babasa ko sa S-Flex. Wait lang, ano kasi di ako makapag-video, nalulungkot ako. I feel sad, I just want to be happy today. Make me happy. Kasi may tanong ako sa'yo. Anong meron sa atin? Wala lang ako sa'yo? Oo.
Napaka-special mo sa akin. Nag-tripan mo ako at saka si Mona. Naririnig ko si Mona. Sorry, sorry. Ang dami kasi... Nag-tripan niyo ako, Mona. Wala pa ko kung alam! Naririnig! Nakakain na lang ako! Kasi ang dami nagtatanong tungkol sa'yo. Oh my God! Akala ko, tinitikin mo ako para masagot ko yung sarili mong tanong. Hindi! Wala tanong ng ibang tao yun. Bakit? Gusto mo ba tanongin na kita? What? What? Alis na muna ba? Bye-bye. Ewan ko sa ilong ni Mona na lang. Alam ko sa iyo, so yung masahan, nasag ka. So, kaya tinitunin ko yung sarili ko. So, gusto mo pasayahin? Ito, ayaw ko kasi. Bye-bye, ingat ka. Bye. Para sa akin na, wala naman masama na magkaroon ka ng special someone or someone na magpapasaya sa'yo araw-araw, alam mo yun, in small ways. And sobrang na-appreciate ko si DJ Luño kasi nga, ang dami ko natututunan sa kanya. Sobrang bait niya and sobrang nakaka-inspire siya, hindi lang sa akin, kundi sa maraming tao. Tsaka sobrang na-inspire ako sumayaw, guys. Hello? Hello? Is it me? Is it me or you know naman, naglabas ako ng convo namin 5 years ago. About you. 5 years ago. Kasi matagal ko na siyang kilala, but we never talked more than that. Naputol siya eh. Sobrang maingat ako ngayon sa puso ko. So hindi siya porkit kinikilig ako ng konti, bibigay ko na agad yung puso ko, mahal na mahal ko siya. I think, ano siya eh, process siya. Kailangan ma-feel ko talaga na, ay, gusto ko ng tao na to. And gusto din yung pamilya ko. After ko masaktan dun sa ex ko, parang sabi ko, from now on, hindi ko na ibibigay agad ang puso ko. Oo, kikiligin ako. Oo, magiging open pa rin naman ako sa mga nanliligaw, sa mga ganun. Pero hindi ako agad ibibigay yung buong puso ko. O kahit kalahati. Siguro, ligawan mo muna ako, ligawan mo muna yung pamilya ko. And then, we'll see. I think my heart is too broken to just give it away again. What is Iban's similarity to Ligaya, whom your character is in your upcoming teleserye? Sobrang excited ako sa Ligaya kasi sobrang ganda ng character. Ano siya, very simple girl living in a province life na, alam mo yun, nangingisda, kung ano-ano. Yung island na yun is parang, ano siya, walang kuryente, walang internet. So, gusto mo kasi yung buhay na gano'n. Yung minsan gusto mo makawala na parang walang wifi, walang kahit ano, walang mag... grid. O, grid. Parang grid. Pag wala mo ay wala ka. Kasi nung grid 5 ako, parang the grid. So ayun, very simple si Ligaya and very lovable. Ang dami ko pang nalaki doon. Yun pala, hindi niya similarity. Hindi ko similarity kasi wala talaga akong lalaki, guys. Pero dun sa, hindi naman siya madaming lalaki, pero alam mo yun, hindi siya umiikot sa isang lalaki na isang babae. Ang dami niyang iikutan na story. Ang ganda ng mga twist niya. Talagang liligaya kayo pag napanood niyo. For sure. Liligaya kayo naman. Yeah. At matinding tanong to. Magkano ang sweldo mo sa YouTube? Oh my God! Wow! Ganun ba kalaki? So, hindi ako magbibigay ng specific na amount. Kasi may mga videos na lumalabas. So, pwede kang umita ng 5 to 6 digits per video. Hindi totoo, guys. May lumabas kasi na parang video na parang, ay, si Ivana kumita siya ng 1 million pesos dahil sa 5 million views niya. Hindi totoo hindi. Yun. Kasi hindi naman din totoo yung sinasabi nila na every 1 million views, kikita ka ng this amount. Kasi hindi siya ganun. Per ad siya, per view, kung gano'ng katagal pinapanood ng tao, alin yung ad. Mag-click sila. Eh, manager. Pero hindi ko pa siya nagagastos kahit piso kasi nga, pangbili ko yun ng bahay ni Mama. Wow. Shhh. Ano malaman niya? Ang kinikita ko lang is 6 digits. Hindi siya totoo na parang kumikita ka ng 1 million per day. Pangalawa, hindi ako sumali sa YouTube dahil sa kita. Patience din kasi sa YouTube. Kaya kapag sumali ko for the pera, I don't know, I think, wala na lang. Babalik pa daw ba ako sa showbiz? Ako po, ano, kasi focus muna sa studies ngayon. Pero if kaya after ng studies, then yes. Right now, school first. Very good. Bakit hindi ka daw mukhang 15 years old? Kasi hindi pa ako nag-hit ng puberty. Hindi pa ako nasasagasaan ng track ng puberty eh. Pagtanda niya, mas maganda to sa akin. Hindi na naniniwala. Pero hindi ka pa rin pwede magka-lapin. Okay, next. Would you date a fan? Yes or no? Oh, bakit? Hindi pwede. No, I mean no! Oh,
Mom, baka subuan ka ng taba ng baka. Hindi! Hindi. Sa akin, would I ever date a fan? Bakit hindi? Mas gusto ko yung hindi showbiz kasi mas less complicated siya. Gusto ko yung normal na tao na mamahalin ang home. Kasi kung showbiz ka, tapos showbiz yung boyfriend mo, masyado ng showbiz eh. Ayoko ng ganun, ayoko ng plastikan or ayoko ng ganun. Gusto ko yung tunay na pagmamahal na hindi dahil sa showbiz or hindi dahil na ganito. Pag nasaktan ako, talagang wala, ayaw makasama yung tao yun. Kuwari, may teleserye, tapos nainlove ako dun sa co-star ko, tapos sinaktan niya ako, niloko niya ako. Ang bigat nun eh, parang paano ako magtatrabaho para sa, alam mo yun, of course you have to be professional, pero at the same time, it's gonna be so mabigat, mabigat tapos... Hindi makikita ng tao. Mabigat, tapos masakit na makita mo yung taong ganun. So, as much as possible, talagang umiiwas ako sa showbiz. Ayoko ng ganun. Gusto ko lahat masaya lang. Tsaka pagtrabaho kasi sa akin, trabaho, kukukus ako dun. Hindi ko dadalhin yung paglalandi ko dun. Kahit na malandi ako, pero may lugar siya talaga. Parang dito lang siya. Pagtrabaho is trabaho pa. Okay, yung last nating question is, nagparetoke ka po ba dati? Answer for me na. No, ganyan talaga. Natural pabuti na ako. Okay, so hindi magsisinungaling yung bata. Ayaw niya kasi maniwala, so ayaw kung paulit-ulit ko siyang sinasagot, pero para sa inyo, sasagutin ko siya ulit. Hindi ako nagparetoke ng kahit ano, kahit hawakan ng ilong kong gano'n. Wala talaga. Anong nagpagawa ka? Bakit mo naman didenay? Hindi ko naman i-deny, guys. Pero wala talagang mali na magpagawa ka or ano, I don't see anything wrong. Oo, ibang-ibang itsura ko ng bata ako. Hindi ako marunong mag-ayos. Lagi ako nasa araw para akong gangster. Nag-yoyosi ako sa labas na feeling bad girl ako nun eh. Parang atare. Ganun ako. Parang, ano, yosi tayo? Ganun. Pero nag-stop na ako mag-yosi. Nag-stop ako minom. Minsan lang kapag occasional drinking lang ng wine. Pero I don't smoke and I don't drink to get drunk or to get wild. Naka-move on na ako sa phase na yun. Yung last lasing ko was 1.5 years ago. Seryoso ah, hindi pa ako nalalasing ulit. Siguro inam ako ng red wine, isang baso, dalawang baso, pero hanggang ganun lang. Tapos yung last na gimmick ko was 2 years ago. As in, talagang bagong ibana na yung... Ito, nakikita nyo. Hindi ako nag-yosi. Ang last yosi ko is again 2 years. Nakakabaw kasi siya ng hininga. So, pag naipaghalikan ako, parang ayokong maamoy nila na yosi. Ayun, so I'm happy na nasagot ko yung mga tanong nyo. And siguro may naliwanagan ang aking mga Lubana babies. Ang dami niya nagtatrabaho pa. Relax lang tayo. Okay guys, so that's the end of the video. Kung nag-enjoy kayo, please give this video a thumbs up and subscribe. Sige. At mag-comment na rin kayo. Sige, tapusin mo na din. Ano pang gusto mong gawin nila? At sabihin nyo sa akin na mahal nyo ako, guys. I love you everyone. Love you guys. And my next video. Love you everyone, ah, mamaya.